sini saja yuk. So itong chineko na electromotor or pump motor ay grounded na siya or shorted to ground na. Ang complaint ng may-ari ng bahay ay nagtitrip ang switchboard niya pagka inoon niya tong jacuzzi niya. So hindi nga nila magamit ito kaya tinawag na sa atin. So sabi ng may-ari ay isang linggo na hindi nagagamit ito. Kaya ang kulay ng tubig ng jacuzzi niya ay green na. Ayan, oh. So, ito yung manhole niya. Medyo nahirapan kami dito eh. Kasi, sinimento nila to eh. Itong manhole na to. After sinimento, ay nilagyan nila ng tiles. Naglagay pa sila ng artificial na carpet grass. Kaya, no choice tayo para ma-check natin yung pump sa loob. Ay, kailangan natin baklasin yung manhole na yan. So, ginamitan pa namin ng jackhammer. So, tara, check natin ang loob kung ano makikita natin dito. Grabe. Basa pa dito, pinapasok ng tubig. Bulok na rin yung bakal niya. So, ito yung nagtitrip. Nandito pa, nagkataon sa pinaka gitna sa loob-looban. Itong pump na to, ito yung circulation pump. So, napaka-importante nito kasi itong pump na to, ito yung may filter. So pagka hindi gumagana to, wala rin. Useless rin yung jacuzzi. Kasi nga walang filtration. Hindi niya ma-filter yung tubig. Walang filtration ang mangyayari. Ito lang yung may filter eh. So, ayan. Natutuluan din siya ng tubig. Nag-moist na siya. Ewan ko kung moist lang to or patak ng tubig. Ayan o. So itong pump na to, nagtitrip ito pagkainon. Titrip siya. So binuksan ko na itong pump na to. Na-check ko yung capacitor niya. Okay naman siya yung bearing. Ang problema, sunog na ang winding niya. Yun ang dahilan kung bakit nagtitrip off. So, kailangan na natin itong palitan. So, bali itong jacuzzi na to, meron itong apat na pump. Ayan. Kikita nyo. Hindi yata makita. Ayan. Ayan, pump yan. Doon sa may control, meron doon isa at meron din dyan. So yung ibang pump, ang purpose niya is massager, blower. Ayun, ito yung pinaka-importante, nasira pa. Pinasok ng tubig siguro. Kasi may tubig ang bakat, hindi ewan ko lang kung siguro sa lakas ng ulan. Ayan, sa taas oh. May mga tubig. Nagmo-moist. Or hindi lang makasingaw. Kasi grabe nga ang humid dito.
So ito yung RTP na nakikita natin sa labas. Ayan. Nabumabagsak yung tubig, itong tubo na to, dalawa. Paakyat. Ayan, palabas. So ayan mga host na to, huwag kayong malito kasi isa lang naman yan. So bugal lang yan. Papunta dito para may galaw ang tubig. So labas na tayo. Grabing init. Doon sa kabila meron din doon pero wala tayong madaanan doon. Dito lang talaga. Grabe to. Ito pa yung connection niya. Nagbagsakan na. So delikado. Baka may kuryente. So, nandito tayo kanina sa gitna. Ito yung nilalabas, ano? RTP. Tingnan natin yung control box. Laki ng bahay. Ayan, isa bang pump? Ito mo. Papataka ng tubig. May leaking. Bakit wala naan? Tingin mo ba ko eh? Ito yung pinaka box niya, control box, Balboa. So meron din siyang heater sa loob. Ayan, ayan, heater din yan eh. So pagka binuksan mo tong main control box na to, ay ito yung makikita mo. So meron siyang board, dito nakakonect yung mga pumps niya. Ito rin yung wiring diagram niya sa likod ng cover ng board na to. So nilagyan na ng plastic para hindi mapatakan yung controller niya. Ang problema lang kasi dito, yan o, kinongkrit nila yung manhole, nilagay ng bakal, kaya nahirapan kami. So, no choice, kailangan baklasin. Kailangan gamitan ng jackhammer. Ayun, nag-green na yung jacuzzi niya. So, tingnan natin yung controller niya. So meron siyang ito. Ito yung heater, warm, cool, blower, blower, jet 1, jet 2 and 3. So kontrolado dito yung dalawang motor. Time, program, mode. So dito sa taas yung pinaka main controller niya. Lumot na to eh.
Kulay green na. So, ayan. Pahinga muna tayo. Tanghali na eh. Mas 11:30 na. Break time muna. Ang isa pang pahirap dito ay itong bolt and nuts ng mga paa ng pump. So, kalawang na kaya napilitan na kaming gamitan ng grinder. So, hindi na siya makapitan ng mga open wrench. So, kung mapapansin nyo, itong pump na to ay wala siyang filter basket. So, ang tawag dito sa pump na to ay turbo blow. So, yung isa kasing klase na pump ay meron siyang filter basket na may strainer. So, pwede mo siyang buksan para kung may mga dumi doon, pwede mo siyang linisan. Kung may mga dahon, o mga plastic. So, nababakla siya. Ito, wala siya. So, direkta siyang higop. Then, may filter siya dyan sa pinakaloob-looban ng jacuzzi na pwede rin linisin pagka nagpe-perform ng maintenance yung cleaner natin. So, paano mga katek? Sana nag-enjoy kayo sa trabaho natin ngayon kahit mahirap. So, paalala ko pala ulit sa inyo na huwag kayong papasok dyan na hindi naka-isolate or switch off yung switchboard nyo. So, kailangan nyo munang patayin yung pinaka main power nyo kasi delikado nga kasi basa yung loob eh. So baka may kuryente. So napaka delikado. Kaya kung magto-trouble kayo ay siguraduhin nyo muna naka-shutdown ang switchboard nyo. So paano mga katek? Hanggang dito na lang ako at maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!